Napakinta mga chuy, napaka-goods. Yo, what's up mga chuy? Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back again sa ating channel. So, for today's content mga chuy, matutuloy na talaga yung silver chassis sa motor natin. Ayun na nga mga chuy, re-repent nga natin tong chassis natin ngayon ng kulay silver, pati na rin yung center stand, side stand, itong foot peg, T-post, tsaka handlebar natin. So lahat-lahat na i-re-repenta natin yan ngayon para malinis naman siya tingnan. Medyo natagalan nga lang yung pagka-repent natin pero goods lang naman. So ayun, naka-mags tayo kung napapansin nyo. Ayun, na-flat kasi yung rim set natin sa rear kaya nilagay ko muna yung mags. Bago natin umpisan mga Joy, supportan nyo naman ang channel sa pamagitan ng pag-subscribe at i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod dating video. Ayun, umpisa na natin yung pagbaklas mga Choy para hindi tayo mahirapan. Unahin natin yung upuan, pangalawa yung fairings, pangatlo yung tangke tsaka yung mga wires, pangapat yung swing arm tsaka yung monoshock, then panglima is yung handlebar, T-post tsaka yung telescope kasama na yung gulong, then panganim is yung makina natin, then panglas na yung center stand tsaka side stand. So ayun mga chuy, natanggal na natin lahat. So ayun, napakakalat natin. Then itong chassis natin, meron tayong tatanggalin dito. Ito mga chuy, tanggalin natin to, sasandirin natin to para malinis naman tingnan dito. Wala na kasi itong pakinabang, except na lang kung ibabalik natin yung stock na fairings, yung may cover talaga dito. Pero goods lang naman na kahit wala na to, itong maliit, ititira ko to kasi baka magamit pa natin too soon. Ayun mga Joy, natanggal na. So ililihan na lang natin to. Ayun mga Joy, tanggalin na natin tong old na pintura gamit itong strip sole. Ayun, 4 liters yung binili ko na strip sole mga Joy kasi sobrang hirap nito hanapin kaya nag-order na lang ako sa Shopee ng bultuhan. So bali 4 na litro talaga to para hindi na tayo order ulit. Then kailangan lang natin ng brush, syempre. Then ito, panghagod. Itong chassis ko mga Choy, kailangan ko talaga tanggalin ang pintura nito kasi nabakbak na yung yung pangalawang pintura. Ayan klarong-klaro. Ayan. So ayan, nababakbak na. So pinatong lang nila yung pintura, hindi na sila nag-primer. Kaya mabilis mabakbak. So kailangan ko talaga tanggalin tong buong pintura mga Choy para maganda yung kinalabasan ng pagka-repent natin. Pero kapag stock pa lang yung pintura ng motor natin mga Choy, then wala pa ganong kalawang, pwede naman na ilihan na lang ng 400, then primer, kulay, tsaka top coat na agad. So pwede na siya hindi strip to metal. Pero itong sa akin is kailangan ko na talaga siyang strip to metal kasi pangit ang kinalabasan nito kapag hindi ko to matanggal. So yun, umpisa na natin. Then itong handlebar natin mga Choy, repent to ng samurai paint. So ang pangtanggal natin nito is thinner, unsalt thinner yung pangtanggal natin nito. Banlawan lang natin to ng thinner, then ibabrush natin, matatanggal na to. Ingat lang tayo nitong paint remover mga Choy, napakatin ito sa kamay. Kahit anong brand ng paint remover, makati talaga yan sa kamay kaya ingat lang. Makati sa balat. Ayan siya mga Choy,
Mas maganda kapag mayroong steel brush matcher katulad nito. Mas madali tanggalin yung natanggal na pintura. Madali siya linisin. Ayun mga Choy, all good sa yung chassis natin. Then ngayon, banlawan natin itong tubig na may sabon. Gamit itong sponge na to para matanggal yung mga natirang strip sole. Ito yung chassis natin, all goods, kasi tanggal lahat yung pintura. 99% tanggal lahat ng pintura. Yung mga natitirang maliit, matatanggal na yan kapag nabrush na natin. Ayun mga Joy, malinis yung chassis natin. Wala nang natirang strip sole. Then ngayon, lihain naman natin ng 240. Ayun, 240 yung iliha natin mga Joy kasi strip to metal tayo. Pwede rin 120 or 100. Pero 240 lang yung meron ako, pero goods na to. So, kailangan na natin tanggalin itong mga kalawang-kalawang na to mga Joy. Gamit itong liha. Then para mas kumapit din yung primer natin. So, pagkatapos maliha mga Choy, sabunan ulit natin ng Joy. Ayun, para malinis na malinis talaga before tayo mag-primer. So, after tayo magsabon, patuyin na lang natin to, then primer na tayo. So, ayun mga Choy, ready na yung pipinturang chassis natin. Ayun mga Choy, malinis na. Ayan, ready to paint na talaga. Hinanger ko na din siya para repaint na tayo. Pati yung handlebar natin, tipo center stand, foot peg. Ayan. Pati itong bracket ng cowling natin, sinali ko na din. And then yung primer na gagamitin natin mga Choy is gilder pa rin. Ito siya. Then mixing procedure nito is 3:1, 1:1. For example, tatlong ganito na pintura. Then isang ganito na hardener or catalyst. So magiging apat na sila. Then apat din na ganitong thinner. Ito yung thinner natin. So yun, buga na tayo. So first ko tayo mga Choy, full wave. Tapos na yung first coat natin na full wave mga Joy. So patuyin natin yan mga 30 minutes to 1 hour. Mag second coat tayo. So yun mga Joy, second coat tayo. Yun, all good na yung second coat natin. So patuyin na lang natin yan mga Choy, then mag third coat tayo konti. Doon lang sa mga party na mayroong mga
kalawang katulad nitong mga ano, mga gilagid dito sa loob. So diyan na lang tayo mag third coat. Etong sa labas is okay na to. Kinapalan ko naman yung first coat tsaka second coat natin, kaya goods na tong sa labas. So yun, patuyuin ko muna mga 30 minutes to 1 hour again. So ayun, mag third coat na tayo sa mga sulok-sulok na parte mga choy. So, ayun mga chay, tapos na tayo sa primer. Bale, tatlong sapaw lahat. So, naging 3 coating siya lahat kasi strip to metal tayo. Kaya, kailangan talaga makapal din yung primer. So, kapag hindi naman strip to metal, yung merong pintura, tas niliha lang, then primer agad. So, pwede na yung dalawang patong ng primer mga chay. So, ayun, all goods lahat. Antayin na lang natin matuyo mga choy, 100% siguro mga 2 hours bago tayo magpatong ng silver. So yun, hintay lang tayo. Ayun mga choy, tuyo na yung primer natin. So buga na tayo ng silver. And yung mixing procedure mga choy, same lang sa primer. 3:1, then 1:1. Then yung silver na gagamitin natin is ito. Ano siya? Coarse. Sparkling silver siya mga choy. So malaki yung kanyang grano. So yun, buga na tayo. Ayun mga choy, tapos na yung first coat natin na full wave. Yun, sparkling silver. Malalaki yung kanyang grano mga choy. Ayan, ganyan yung kanyang kulay. Maliwanag siya tingnan lalo na kapag natamaan ng araw mga choy, or natamaan ng ilaw. Mas maliwanag siya kumpara sa silver na fine, yung ordinaryong silver lang. So yun, patuyin lang natin yan 30 minutes to 1 hour, mag-second coat tayo. Ayan, tuyo na mga choy, pwede na tayo mag-second coat. So ayun mga choy, tapos na yung second coat natin ng silver. Ayun, all goods. Maganda yung pagkatira. Ayun, hayaan lang muna natin matuyo mga choy hanggang 100%. Saka natin patungan ng top coat. Mga dalawang oras siguro, pwede na tayo mag top coat. Depende na lang kung kailan siya matutuyo na ano, 100% talaga yung pagkatuyo niya. So yun, antay-antay lang tayo. Mahigit dalawang oras ko din siya pinatuyo mga choy. Then all goods na, yung tuyo na siya. So mag-top coat na tayo. Ayun, all goods yung kulay mga choy, maganda maging top. Yun. Then ito yung top coat na gagamitin natin mga choy. Top coat clear, Ansal yung brand. Ito yung kanyang hardener. And then ito nga pala yung silver na ginamit natin kanina, Ansal din yung brand nito mga choy. Bali ang mixing procedure naman ng top coat mga choy is pareho pa rin sa primer tsaka sa kulay. So pareho lang lahat, 3:1, 1:1. So yun, buga na tayo.
Ayan, tapos yung first coat natin. So, tentay lang tayo matuyo. Then, second coat tayo. Tuyo na mga Choy. So, second coat tayo. Ayun mga Choy, medyo mahapon na, palubog na yung araw. Ayan. Then, tapos na rin tayo sa second coat natin ng top coat. Top coat clear. Napakinta mga Choy, napaka goods. Yun oh. Yun, napakinta. So, not bad. Not bad sa baguhan. Yun oh, napaka goods. Pero kailangan pa natin mag-practice ng maigi. More practice pa. Pero not bad na rin to mga Choy, para sa isang baguhan na nag-practice pa lang. All goods na rin yung mga maliliit natin na ano, na part ng chassis, side stand, handlebar, yun, tipo center stand. So yun, all goods na. Bali, patuyuin na lang natin to 24 hours. So bukas, hindi pa natin to ikakabit sa next day pa. So patuyuin na lang natin yan ng maayos kasi medyo makapal yung pintura natin. Bali, from now to this ko pa siya ikakabit. So yun, balik lang tayo mga Choy. Ayun mga Choy, magandang araw ulit sa inyo. Ito na yung chassis natin. So ayun, tuyo na. So all good sa lahat mga Joy. Bali, dalawang araw natin siya pinatuyo. So ayun, sobrang tuyo na niya. So ngayon mga Choy, i-install na natin. Sa pag-install naman, kung ano yung pinakahuli natin na tinanggal nung binaklas natin to, yun naman yung unahin natin ngayon. Bali, i-reverse na lang natin. So ayun, ito timelapse ko na lang mga Choy para hindi na masyadong mahaba yung video natin. Ayun mga Choy, habang inassemble natin tong chassis natin, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Arian June Barba, kay Danilo Cortez, kay Alex Neve, kay Sean GB Maso at kay Victorio Miklat. Shoutout din kay Romel Villagarcia Jr., kay John Errol Rulion at kay Jerome Charles Ferrer. Kay Rico Rivera, shoutout si Choy. Shoutout din kay Gibron Stevie, kay Kyle Lusok at kay Ramel. At kay John Russell Hinaon, shoutout po. Shoutout din kay Kinit Tausa at kay Mark Lawrence Campulio. Kay Clyde Colin Junle Alaba, shoutout si Choy. At kay Edsel Ayan Daguhay, kay GM Vlogs. Kay Carl Philip Reyes, kay Justin Mahina at kay Lawrence Ansay, shoutout po. Shoutout din kay Dave Patrick Rufino at kay Wilmar Siderio. Kay Dave Castillo at kay Janelle Villagracia, shoutout po. Shoutout din kay Joshua TV at kay Omar Algapas, kay Ayan Lim at sa SRCN San Carlos Negros. Shoutout po sa lahat dyan mga Choy. Raidsi po. Shoutout nga pala kay Alkaya Amil, kay Club Place PH, at kay Jason Dave Soronyo, kay Pete Anthony YouTube Channel. Shoutout po. And for the last mga Choy, shoutout nga pala kay Boy Boy from Ipil, Sambuanga, Sibugay. So yun lang po yung nagpapashoutout sa atin. Sa mga gusto magpashoutout, comment lang po kayo. So yun lang.
So ayun mga Joy, tapos na natin mga symbol. Medyo madilim nga lang dito, labas muna tayo. Ayun mga Joy, medyo maliwanag na siya tingnan. Medyo malinis na ng konti. Yun, maayos din yung pagkatira natin ng pintura. All goods lahat. Then ito nga pala yung front fender na nasayad sa gulong mga Joy. Nabutas to dito dati. So ngayon okay na siya ulit. Na-restore ko lang siya. Medyo hindi naman siya lata. Yun, goods naman. Then yung brake hose natin is pinababa ko na siya para hindi sa gabal tingnan dito. So yun mga Joy, hanggang dito lang yung video natin. Abangan nyo mga next content natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod natin video.